katasan? Hindi ba pwedeng magsama tayo kay may problema ka kay wala? Hello? Hindi ba pwedeng magsama tayo kay hindi ka pa nakakaalis, hindi ka pa nakakapag-abroad? Hello? May tapa ho ba rito? True friendship, even without a storm, even our lives are smooth, amen? We must be true friends, amen? In times of happiness, amen? And in times of sadness, right? That's true friendship. That's what I'm trying to tell you. We must be true friends, amen? Hello? In sicknesses or in diseases, in riches or in poverty, hello? Itapa ho ba rito? Pastor, napakabuti mo, napaka-humble mo. Lagi kang nariyan, isang tawag lang namin sa'yo. Oo, kaya mo, ilang milyong tawag ko lang sa'yo, wala ka eh. Itapa ho ba rito? Amen po ba? Amen po ba? Oh. Hindi ganun. Hindi ganun ang totoong pagkakaibigan. Hindi ganun ang totoong pagkakapatiran. E tao pa ho ba rito? Sabi nga ng isang pastor, alam mo pastor, napakabait mo. Sa gitna ng problema, lagi kang nariyan, hindi ka umaalis. Oh, napakabait ko ito. Hindi ka mabait eh. Dumarating ka lang sa akin pag may problema eh. Pag wala ka ng problema, hindi na kita makita eh. Amen po ba? What I mean is this. You are a part of this church. And as you go to other nations of the world, don't forget this church. Amen? You may forget this church. You may forget me. But don't forget your God. Amen? Amen? Alam natin ang panunod. Hallelujah. Agree kayo rin ha? Ang lakas ng palapak mo, Jinky, makapupunta ka na ibang bansa. Meron ka na ba? Hindi pa. Medyak lang yan. So, ituloy natin. Ano sunod? Yan. Pray for God's divine intervention. Before a storm or kapag dumating ang storms at ang typhoons, humingi tayo ng intervention ni God. Nakikinig po ba tayo? Diba hindi bispin ka? Diba minsan hindi inaasahan, diba biglang dumating pagsubok ng buhay? Problema ng buhay, diba? So, Lord, agaan ang ginawa ng mga alagad? Panginoon, ginising si Jesus, diba? At anong ginawa ni Jesus? Ni-rebuke, diba? Yung storm, yung wind, diba? Ganun din tayo. Don't you know, God gave us also His power. The Bible says, sinasabi ng Biblia, no, that the Lord Jesus Christ gave us also power. In Mark 16, verse 17, downward says, you can lay your hands upon the sick and the sick shall recover. You can cast out devils in my name. Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? God is giving us also power, not just to save people, but also to heal them, and even power to stop the storm and the tide. Nakikinig pa ho ba tayo? Nakita ba ninyo si Moses na hinati ang dagat? Who divided the Red Sea? Moses. It was God, of course, but through the rod of Moses. Nakikinig pa ho ba tayo? Who divided the Jordan River? It was God, of course, but through the mantle of Elijah and Elisha. God is giving us His Spirit so that we can perform miracles in Jesus' name. The Holy Spirit is with us, living in us, anoint us to perform miracles in Jesus' name.
nakikinig pa ho ba tayo? Tingin kayo sa akin. Tingin kayo. Ito, epektibo ito. Yung asawa mo, maingay. Ingay asawa mo, nagwawala. Ano gawin mo? Huwag mo siya sagutin. Tumalikod ka. Kausapin mo yung demonyong nanggugulo sa asawa mo. Satanas! Lumayas ka sa asawa ko! Sabihin mo. Huwag mo lang ipaparinig sa asawa mo kasi asawa mo lalayas. Yung satanas na ang palalayasin mo. Nakikinig ba kayo? Yes. You can talk to the devil and his demon cohorts. You can talk to them and rebuke them and stop them. Nakikinig pa ho ba tayo? And they will obey you. Why? Because Jesus is in you. The devil and his demon cohorts will listen to you because you are a child of God. You are sons and daughters of God. Agree ba kayo ron? Yung agree ba malapak nga? Amen. Again, let me repeat. Jesus save us. Jesus is the healing of all our sicknesses and diseases. Providing for all of our needs. Granting all our prayers and requests according to His needs. But not only that, Jesus is giving us also power to heal the sick and to cast out devil. Nakikinig pa ho ba tayo? The devil and his demon cohorts will listen to us. Alam niyo po, maraming beses na, dito nga lang sa atin eh, marami ng demon possess ang na-encounter ko. Nakikinig ko po tayo. Sabi ko nga sa inyo, si Brother Eric, daming possess ng evil spirit yan eh. Pero, itong umalis yung evil spirit sa kanyang katawan, nakikinig ko po tayo, bakit? Sapagkat, binigyan tayo ng Diyos sa kapangyarihan. May tao pa ho ba rito? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Brother Eric, our dear brother here in this church, was possessed by the devil before. But thank God, he is now a free man because the Lord delivered him. Amen? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. If ever we get hit by storm and typhoon, we can surely recover through the help of God. Yun. If ever we get hit by storm and typhoon, we can surely recover through the help of God. Di ba hindi naiiwasan, di ba? Tingin kayo sa akin. Di ba hindi naiiwasan yung mga pagsubok ng buhay na tinatamaan tayo? Di ba? Pero akala natin din na tayo makakabangon, di ba? Pero makakabangon tayo. Oo, nagkasakit ka, pero gagaling ka. Amen? Oo, nawalan ka ng pera, pero babalik ang maraming pera sa iyo. Amen? Oo, dumating ang matitinding pagsubok laban ng buhay sa iyo, pero huwag kang mag-alala, makaka-recover ka dyan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. If ever we get hit by storm, and typhoon, we can surely recover through the help of God. Diba? Sabi ng iba, nadapaan ako, ayoko nang bumangon. No. Tumayo ka. Ibabangon ka ng Lord. Nakikinig pa ho ba tayo? Gusto kong sabihin sa inyo, hindi lang maraming babalik, marami na pong nagbabalikan sa paglilingkod. Amen? Hindi lamang po maraming nagbabalik sa Panginoon o magbabalik sa Panginoon, marami na pong nagbabalikan sa Panginoon. May tao pa ho ba rito? What the devil has stolen from us, God will recover them all. God will bring it back as to us again. Ibabalik sa atin ng Diyos what the devil has stolen. Nakikinig pa ho ba tayo? The devil stole our wealth when my father died.
But the Lord recovered them all. Amen? Binalik ng Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? Sobra-sobra. Kaya, saglit tayong tumahimik lang, no? Isip-isipin mo. Ano na ba yung nawala at naalis sa iyo? Ano ba yung mga panahon, buhay, oras na nasayang sa iyo na parang walang nangyari? Ngayon, ang lahat ng iyan ay aayusin ng Diyos. Amen? At bibigyan ka ng katagumpayan. Nakikinig ko ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. If ever we get hit by storm and typhoon, we can surely recover through the help of God. Supposing, di ba? Nag-establish ka ng business, you establish a business, then you lost. Don't think negative. The Lord will give you another business. And that business, God caused that business to prosper. Amen? You can recover through the help of God. Nagtrabaho ka. Walang nangyari. Magtrabaho ka ulit. Nagbukas ka ng negosyo. Walang nangyari. Magbukas ka ulit. Naglimbod ka sa Panginoon. Walang nangyari. Maglimbod ka ulit. Nag-bastard ka sa Panginoon. Bumalik ka ulit sa Panginoon. Nag-pulter ka. Nailap ka. Napalabas ka. Bumalik ka ulit sa Panginoon. Nakikinig pa mo tayo. Sabihin mo sa katabi mo, makakabalik ka. Makakabalik ka, sabihin mo. If ever we get hit by storm and typhoon, we can surely recover through the help of God. Kasi talagang hindi naman talaga naiiwasan, di ba, no? Di ba, hindi naman naiiwasan. Bigla tayo nakakasakit, di ba? Akala natin, it's the end of the world. If we will hit by sicknesses and diseases, if we will hit by any storms and trials and persecutions and titles of life, no, it's not yet the end of the world. Hindi pa yan ang katapusan ng mundo. Hanggang magagawa mo, just look up. Look up, look up. Bawal ang sad. Dapat happy. Just look up to God. And God will give you strength. And God will give you His power to recover what the devil has stolen from you. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Amen? Kikinig ko po tayo rito. Amen? Deloy, next. Psalm 46 verse 1. God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Ang Diyos ay tanggulan, anakasan, laging presente sa oras ng pagsubok. Hebrews 13:5 says, "The Lord never leave us. The Lord never forsake us. The steps of the good men are ordered by the Lord. Though he fall, he shall not be cast down, for the Lord upholdeth him in his hands." Nakikinig po ba tayo? We can be knocked down, but not knocked out. Pwede tayong ma-knocked down, pero hindi tayo pwedeng ma-knocked out. Nakikinig po ba tayo? Ang ibig kong tukuyin, kay Lord wala tayong talo. Lagi tayong panalo. Alam nyo, marami ayaw ma-born again. Kasi ang pag-aalam nila, pag na-born again ka, talo ka eh. Marami ayaw mag-full time. Akala ka nila kasi pag matalo ka, kapag mag-full time ka, talo ka na eh. If you will accept Jesus as your Lord, God, and Savior, if you will serve God with all of your heart, soul, mind, and might, I tell you are always in the winning side. You will always win because the Lord will help you. God is a covenant keeping God. If you will commit your life to the Lord,
then the Lord will protect you, then the Lord will bless you, and the Lord will fight for you. Amen? Tingnan ninyo ang mga ayaw tumanggap kay Kristo. Tingnan ninyo yung mga nag-backslide. Tingnan ninyo yung umalis sa pagpupulta. Tingnan ninyo yung umalis sa mga pangangaral. Tingnan ninyo ang buhay. Pero tingnan ninyo yung nagpapatuloy sa Panginoon. Tingnan ninyo kung paano siya lang inaangat ng Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? Pagmasdan ninyo, no? Yung mga wala kay Lord, problems upon problems. Diba? Yung mga wala kay Lord, gutom upon gutom, utang upon utang. Pero yung mga na kay Lord, if you are in the Lord will give you victory upon victory upon victory upon victory. If you are in the Lord will give you promotions upon promotions upon promotions upon promotions! Amen! 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 Hallelujah! Anong kasunod? Conclusion. Storms and typhoons often come. They cannot be avoided, right? Storms and typhoons often come. They cannot be avoided. Naiiwasan ba ang mga bagyo? Hindi. Naiiwasan ba ang mga problema? Hindi. But if we will put into practice what we have learned today, we will enjoy long and blessed life here on earth. Again, storms and typhoons often come. They cannot be avoided. But if we will put into practice what we have learned today, we will enjoy long and blessed life here on earth. Let Jesus be the Lord, God, and Savior of our lives now. Conclusion, hindi maiiwasan ang mga problema, mga pagsubok laban ng buhay. Pero, pati ang mga bagyo, pero kung itong tinuro ko ngayon, nasa kabuhay mo ito, magkakaroon tayo ng mahabang buhay. Amen? At masagana ng buhay. Hindi lang yun, buhay na walang hanggan. Storms, typhoons, literal storms and typhoons. These storms and typhoons often come and they cannot be avoided. And trials and problems in life often come. They cannot be avoided too. But if we will put into practice what we have learned this day, we will enjoy eternal life in heaven. We will enjoy long life and blessed life here in heaven. Kailangan mo ba rito? So make Jesus as your Lord God and Savior now. Amen? Shall we stand there? Tower of faith, please. Please stand, please. Hallelujah. Kung hindi mo pa tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay, ayun na. If you have not yet accepted Jesus Christ as your Lord God and Savior, do it now before it's too late. Death is always there, knocking. If we are not ready, then our destiny is damnation in hell. But if death comes our lives, and Jesus now is the Lord and Savior of our lives, we will go to heaven. Right now, if you experience great trials and problems in life, the Lord will help you. The Lord will surely help you. And not only that, if you are already hit by the trials and problems and you think it's the end of the world, don't say that. The Lord will lift you up again, will restore you. Everything that was lost in your lives, God will bring them back. He will recover what was lost in your life. At sa oras na ito, gusto kong kausapin ang mga narito.
those who are watching and listening right now in other parts of the world, allow me to speak heart to heart to the attendee here in this church. Allow me to speak Tagalog first. Gusto ko kausapin kayong lahat sa oras na ito. Limuula mga tumigil. Huwag ka nang maghintay pa ng alamaman. Kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nabibigay sa iyo ng buhay na wakas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala ng pagkakatao
in giving our everything to God. Because God is not a guest that He will forget our labor of love, our sacrifices. When I offered my life to the Lord, when the Lord called me to enter the full-time ministry, the Lord told me, son, I will use my life to save and touch and bless lives. And people not only in the Philippine Islands, and people and even people in other parts of the world, they will hear your word. They will also be blessed, God said. But the Lord said to me, just offer your life to me. Allow my life to be a vessel of God. An instrument of God in order for many lives to be saved and to be blessed and to be touched and to be healed. And in return, I thank God. The Lord not just used my life. The Lord is blessing me from blessing to blessing. When I offered my life to God, I never seek something in return. Not God to give me my own beautiful house and land. I didn't ask God to give me my own car. I just offered my life willingly to God. One thing I said to God, Lord, as you saved my life, use my life to save many people. And to tell you honestly and frankly, even right now, I'm not asking the Lord for a financial or material blessing for myself alone. I'm just asking my God to give me more strength to help people, to bless people, to heal people in Jesus' name, and most especially to save them. If you will just give your life to the Lord, offer your life to the Lord, you will be saved. And not only that, the Lord will use you to save others too. And whether you like it or not, whether you believe it or not, as you serve the living God, you will be blessed by God abundantly. Because those who are serving the Lord wholeheartedly will be blessed, because the Lord is faithful to His promises. Kesa araw at oras na ito, ialay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor Romaji, thank God for Dr. Maurice Orulo. Thank God for Benny Hinn and other men and women of God. They are still living. What? They are getting older and older and older. They are not losing Maurice Arulo, for example, or not according to him. When he came into the Philippines, he said, maybe this is my last. Because of my age, I'm now 82. What I mean is this. The anointing of the Lord is now on us. Nasa atin na ang anointing ng Panginoon. Ililigtas natin ng maraming kaluluwa at maraming buhay. Pagpapalain ng maraming buhay. Pakinggan mo nga sabihin ko, I'm asking the Lord for a great amount of money, not for myself, but to buy vehicles to be used to fetch attendees to come to the church.
I'm asking great amount of money, not for myself, but for the church, in order to finance the propagation of the gospel of Christ all over the Philippine Islands and all over the nations of the world. Sa matatsalita, ako ay dumadalangin sa Panginoon, hindi pang sarili ko. We have poor attendees because we don't have the same level of faith. And these poor attendees have a hard time find the difficulty in attending. So they must be pets. We need our own vehicles in order for them to be pets and to let them attend regularly. And not only that, we must reach people.